Go day sa inyo mga katiktik. Meron ba kayong Nova 7i dyan? Yun, naka-password ito mga katiktik at replacement na po ang LCD. Ayan, replacement LCD, nagtatouch naman po, pero kailangan nating i-hard reset. Ngunit pagdating doon sa recovery portion mga katiktik is hindi po siya nagtatouch, gawa ng replacement po yung LCD. So hindi po natin ma-touch yung wipe data. And hindi rin tayo makatype ng yes, kasi nga po is replacement po yung LCD. So panoorin nyo mga katiktik kung paano natin matanggal ang password nito, no? So ang pag hard reset pala nito mga katiktik is i-hold mo lang yung volume up at saka yung power switch, and then antayin mo na lumabas yung ano niya mga katiktik, yung recovery. Ayan, papalabasin natin mga katiktik. I-hold ko lang ulit lahat. Lalagyan ko ng galing sa PC na USB data cable or pwede rin sa laptop galing. Ayan, so long press natin yung volume up tsaka power switch. Pag lumabas yung logo na Huawei, bitawan yung power switch. Pero continue pa rin sa pag-hold ng volume up. Ayan, para lumabas yung recovery. At yun, pag lumabas na, bitawan mo lahat. Yun, ito yung problema niya mga katiktik kapag replacement ang LCD. Hindi natin siya ma-touch sa recovery. Yan o, clear data, hindi natin ma-touch, di mapipindot, walang function. Kaya ang gagawin natin dito mga katiktik is kailangan natin i-test point para ma-ano natin, ma-remove ang password. So pag ginawa ito mga katiktik, kapag remove ng password is mabubura po lahat ng files. Kaya make sure na wala na kayong kailangan ng files. So ito yung test point niya. Isushort mo lang yung dalawang point na yan mga katiktik. At yun nga pala, kailangan din natin ng yung Harmony TP cable. So itong sa akin mga katiktik, Harmony TP cable is kailangan lang natin gawin na sarili nating gawa. Meron tayong tutorial dyan kung paano siya gagawin. Ayan, tinesting ko siya sa normal na USB data cable pero hindi po siya nagde-detect. Yan, wala po siyang function. Kaya kailangan natin ng Harmony TP cable. Yan. So if, kung hindi mo alam kung paano gawin yung Harmony TP cable, meron tayong link dyan sa description. Bisitahin mo na lang at gumawa ka ng sarili mong TP cable para ma-detect mo yung Huawei. Ayan o, tinry ko pa, wala talaga siyang connection kapag normal lang yung USB data cable ang gagamitin mo. So ayan, pinapower on ko po siya mga katiktik para ma-check natin kung talagang detected ba yung ating phone. Ayan. So kukuhanin ko lang yung Harmony TP cable natin. Nandito lang yan mga katiktik sa gilid. Ayan, eto yun. So kailangan ng ano yun mga katiktik, Harmony TP cable. So lagay mo yung battery mga katiktik. Yung pag nag-TP ka, kailangan mo mga katiktik na nakatanggal yung battery connector. Tapos pag na-detect na mga katiktik is kailangan naman natin ng ibalik agad yung battery connector. Ayan. So ayan, nag-open naman siya at i-testing ko muna kasi nakalimutan natin i-testing kung connected ba siya sa ating PC. So nakita nyo mga katiktik, connected po siya sa device manager. Ibig sabihin wala pong problema sa kanyang charging board o charging pin. Wala po siyang naging problema. So again, test point natin, lagay natin yung battery. Ayan. So tinesting ko pa rin siya sa normal na data cable mga katiktik, yung walang resistor. So hindi pa rin siya nakukonect. Ayan o. Nasubukan ko talaga, hindi siya nakukonect mga katiktik. So ang gagawin natin, ito yung sinasabi ko mga katiktik na modified cable. Ayan o, may mga resistor yan. So kung di mo alam paano gawin, bisitahin mo lang yung link na nasa description mga katiktik. At dyan mo makikita kung paano ginawa. So yun ang gagamitin natin ngayon. At ito ay magdidetect na dahil kailangan natin tong Harmony TP cable para sa Huawei ID. Ayan mga katiktik.
sa Huawei phones na latest, hindi pala Huawei ID, Huawei phones. So ang process nito mga katiktik is para kang nagtanggal ng Huawei ID. So sa mga nakaranas ng Nova 7i na hindi mag-touch sa recovery kapag hina-hard reset at kailangan ma-remove yung password, ito na yung solusyon. So yan o, pag na, ano mo na mga katiktik, napaditik, piliin mo yung Huawei COM and then piliin mo tong A10, tapos click mo lang yung remove Huawei ID. So ang pipiliin mo sa K-Ren dyan mga katiktik is yung A10. K-Ren A10 yung pipiliin mo kasi Nova 7i po ito. Ayan mga katiktik. So pag lumabas to, kung na-connect mo na ba yung battery, okay mo lang mga katiktik. Kung connected na daw yung battery, sabi kasi doon mga katiktik, ibalik mo yung pag-connect sa battery doon sa battery terminal. So nag-error siya mga katiktik kasi, ayan mga katiktik, kailangan pa palang magpa-update ang ating Sigma K mga katiktik. Ayan o. Kailangan pa natin i-update. I-close muna natin at kailangan kong mag-download dito mga katiktik ng panibagong application. Dahil need natin siyang i-update bago gamitin. Sabi nga ng Sigma K, we strongly need update mga katiktik. Baga ano talaga nila yan, baga rules. Yan, strongly recommended update. Kailangan i-recommend nila update mga katiktik. So download lang muna natin at kapag bago ka lang dito sa aking channel yan, huwag mong kalimutan i-like at syempre mag-subscribe ka na para maging updated ka sa ating video. Ayan o. So install lang natin, napakadali lang mag-download nito. Ayan. Install lang natin yan at pagkatapos natin ma-install, syempre i-open na lang din natin. Ayan, installing na tayo mga katiktik, medyo pinapass forward natin para di maubos ang oras nyo. Pero madali lang yan, kahit hindi pa yan ipapass forward mga katiktik, saglit lang po yan ma-install yung ating Sigma K. Ayan, install muna tayo kaya siya may error. So yan mga katiktik, tapos na natin ma-install at na-open na natin ulit ang ating Sigma K. So balik tayo ulit dito sa service, click mo yung service at piliin mo yung yun dito, yung Huawei, yung Huawei COM, USB COM at saka yung ano natin, K-Ren is 810 yung pipiliin natin mga katiktik, yan 810, tapos click mo remove Huawei ID. So dito mga katiktik, dapat tinispoint ko pala ulit to dito mga katiktik. Yan o, hindi ko kasi hinugot kanina, di ba nag-error kanina. Dahil hindi pa siya updated ang ating software. Ayan, nag-failed ulit kasi need nating i-test point ulit mga katiktik gamit ang ating Harmony TP cable. So test point muna ulit natin. Tanggalin yung pagkakakonect sa battery. Battery connector doon. Mga disconnect mga katiktik yung battery and then test point. Test point lang natin. Ayan, pagka na-test point na, ibalik lang natin agad. Pag na-detect, balik agad yung battery, ano, salpak mo agad yung battery mga katiktik. Yan, pag nasalpak na yung battery, yan, proceed na tayo dito, piliin natin yung Huawei USB COM and then 18 and then remove Huawei ID and then maghintay lang tayo ng ilang saglit dito mga katiktik na mag ano siya mga katiktik na mag wipe. So okay mo lang yun, yung battery connector, nagpapa-confirm lang yun mga katiktik kung naisalpak mo na ba talaga yung battery. At dito mga katiktik, meron pang mag-pop up dyan na isa. So mag-antay tayo, may mag-pop up dyan na if you are using Harmony o modified cable, kapag pin-proceed mo mga katiktik is mag-error. So all you have to do mga katiktik is kailangan mo ng normal na USB cable mga katiktik, yung walang resistor. So papalit lang tayo ng ano, ng cable mga katiktik, yung normal cable. So antayin natin ang kanyang pagpa-pop up mga katiktik kasi magpapa-confirm yan mga katiktik. Ayan, so ito yun mga katiktik, ibig sabihin yan kailangan natin magpalit ng normal data cable. Pagkasalpak natin yan, i-okay lang natin yan at kailangan ma-detect sa device manager na ADB yung driver at konting hintay lang mga katiktik at mag-success na din yan mga katiktik. Ayan. So yun nga, maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod ko na mga tutorial ng mga katiktik.
Tapusin mo na lang yung video na to kapag hindi mo pa alam kung paano siya i-set up, no, mga katiktik. Kasi next na lang yan after ma-reset dyan gamit yung ating Sigma K. Kasi hindi po siya natin ma-format or ma-reset kapag wala tayong Sigma K at wala tayong Harmony TP cable, no, mga katiktik. So konting hintay lang, antay lang tayo, mga katiktik. Eh, meron tayong makikita dyan na remove Huawei ID done. Tapos kusa po yung magre-reset ang ating phone. So makikita nyo naman yan kasi papakita ko yan, mga katiktik. Yan, konting hintay na lang, mga katiktik. Ngayon eh, pag ano na ako, magbaon na ako. Pwede na pala ako magbaon. Kasi ang daming pala yung kaya sa mga edit. So ayun, mga katiktik, done na po siya at kusa pong mag open ang ating Huawei. So ito yun, mga katiktik, removing Huawei ID done. So yun po yung, mga katiktik, antayin na lang natin na mag reset ko sa ang ating Huawei ay Huawei phone, mga katiktik, Nova 7i 20. So antayin na lang natin magbukas, mga katiktik, at i-set up mo na lang yan. Maraming thank you at hanggang sa susunod ko na video.